Good morning, and good day sa lahat ng ating followers sa ating daily devotional. Welcome sa ating Monday episode, Monday daily devotional o devotional. Ngayon po ay April 19, 2021, at ito uli ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po. Kumusta po ang inyo pong araw ng Linggo? At umaasa po tayo na kung kayo po ay nakapag in church fellowship, ay in-enjoy ninyo ang presence ng Panginoon. Ganun din sa mga nakasama natin sa virtual and online Sunday services. Salamat po sa patuloy na pagpapalakas po sa atin ng Panginoon. Araw-araw, yan po ang kanyang pangako sa atin na kanya tayo niyang palalakasin araw-araw. At ihanda po natin ang ating mga puso sapagkat maganda na naman po ang ating topic ngayon. Don't let fear keep you from God's vision. Ayan po ha. So, ipinakita ko na kaagad ang ating magandang topic na alam nating tayo ay padadanasin uli ng ating Diyos ng kanyang mayamang biyaya. Kaya bago po ako manalangin, hindi tayo nakakalimot na i-encourage kayo na i-share ang broadcast na ito sa inyong mga Facebook friends, and also follow us in YouTube at JLG Space TV. Don't forget to subscribe and press the notification bell para ma-inform po kayo, ma-notify sa mga future video uploads. At yung topic nga na diniscuss ko kanina, don't let fear keep you from God's vision. At ngayon, bago tayo tumanggap ng kapaliwanagan itong ating devotion ngayon, ay syempre, sisimulan natin ito sa panalangin. So, join me at tayo ay dumulog sa Diyos sa araw na ito, araw ng Lunes, na alam natin, araw ng pagpapala para sa bawat isa sa atin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon at tagapagligtas. Sa araw na ito ay muli kaming lumalapit. Muli naming ipinagpapasakop ang buo naming katauhan at kami umaasa na aming tatanggapin ang mga biyayang inihanda mo sa amin sa araw na ito. Umaasa kami ng bukas na kalangitan, umaasa kami ng pagdaloy ng iyong mayamang biyaya, hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng taong konektado sa amin. Pinapanalangin namin ang iyong grasya at ang pagtatagumpay ay aming maranasan. Pagpalain niyo po ang susunod na 25 minuto na aming pag-aaral sa aming devotion sa araw na ito. Gamitin niyo po uli ang inyong lingkod na maging daluyan po ako ng biyaya sa inyong mga anak na aking mga kapatid. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos na buhay. So, ito na po ha. Don't let fear keep you from God's vision. Alam niyo ho, marami pong binibigay sa atin ang Diyos na mga pangitain o mga vision, dreams, desires. At meron pong mga hadlang ito para hindi natin makamtan. Ano ho? At pinakamalaking culprit o suspecha o salarin dito po sa tayo ay malayo sa mga vision na binibigay ng Diyos sa atin ay ang ating mga takot. Kaya sa ating pangunang verse, to connect this wonderful topic, ay babasahin po natin sa Proverbs 29:25, the Message translation of the Bible. The fear of human opinion disables.
trusting in God protects you from that. Amen. So ulitin lamang po natin ang Proverbs 29:25 sa The Message Bible. The fear of human opinion disables. Trusting in God protects you from that. Napakaganda po ang The Message translation nitong particular verse na ating pinag-pag-uusapan sa oras na ito. Ang takot sa opinion ng kapwa-tao natin ay pwede tayong i-paralyze, no? Pag tayo ay wala nang ginawa kundi ano kaya sasabihin na ganito, ang sinabi ni ganito ay hindi naman panig sa gusto kong gawin para sa Panginoon, may comment si ganito, may opinion si ganito. Pag lahat na lang ng mga opinions and comments and criticisms ay i-entertain natin, nasabi po ng Biblia, itong mga bagay na ito ay magdi-disable sa atin. Sabi ng disable ay magbibigay sa atin ng kapansanan. Magkakaroon tayo ng kapansanan. Instead na magawa natin yung pinagagawa ng Diyos, hindi na natin magawa kasi baka ang sabihin ni ganito, baka i-criticize ako ni ganito, baka may negative comment sa ganito. Kung lahat na lang i-consider natin, kung lahat na lang ng opinion, lahat ng criticisms, ay bigyan natin ng weight. I'm not saying na masama na hindi din natin pakinggan yung mga yon. Pero kung yun, dun tayo nakafocus, madi-disable tayo. Ano daw ang magpo-protect sa atin sa pag-entertain ng human opinion? No? Yung takot sa opinion ng tao. Ang magpo-protect sa atin ay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Very clear po, the fear of human opinion disables. Alam niyo ho, hindi naman talaga maubusan ang tao ng opinion. Diba? Pag may dalawang taong nag-usap at nagbigay sila ng opinion, magkakaroon ng tatlong opinion. Di po ba? Sa kaya po, mahalaga na we need to trust in God. No? Because by trusting in God, that will protect us from the fear of human opinion. Kasi malaki po ang magiging resulta nito kapag hindi natin nasupil sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Trusting God will protect you from the fear of human opinion. Okay. So anyone who has ever tried to do anything great has at some point come face to face with naysayers. Pag sinabi pong naysayers, ito yung mga a person who criticizes, a person who objects to or opposes something. Yan po ang ibig sabihin. Yung ginamit kong word na naysayers, ito yung mga taong wala nang ginawa kundi mag-criticize. Wala nang ginawa kundi may negatibong opinion sa ating magagandang mga pakay sa buhay. Ito yung laging nag-o-object. Ito yung laging nag-o-oppose. Meron ba kayong kilalang gano'n? Na lahat na lang ng... Kaya minsan ayaw mo na lang i-share sa mga taong ito yung vision mo sa Diyos, yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos, sapagkat alam mo na hindi ma-appreciate nitong taong ito, alam mo na hindi kay encourage itong taong ito pag sinabi mo, kasi sila ito yung wala na silang ginawa kundi mag-criticize, mag-object, mag-oppose sa lahat na lang ng gusto mong gawin para sa Panginoon. No? So, kayo po ba ay naka-face to face nyo na itong mga naysayers? Naysayers, ang sabihin ay person who criticizes, objects, or opposes something. Kita nyo ho, kasi sabi ko, maraming mga tao na nakagawa ng mga
great things sa buhay, pero ilang yugto sa kanilang buhay, nakaharap nila ang mga naysayers, yung mga ang suki ng criticism, suki sila ng pag-o-object, suki sila ng pag-o-oppose. Maaring ba habang sinasabi ko yan, may mga nakikita kayo, mga anino. May naalala kayong mga tao na silang gumagawa nito. When the Wright brothers tried to fly their first plane, people told them it would never work because a human cannot fly. Itaho ninyo ang istorya po ng flying ng airplane, no? Nung ang magkakapatid na Wright, W-R-I-G-H-T, yan po ang kanilang apelyedo, Wright Brothers, ay subukin nilang paliparin ang una nilang eroplano. Ang mga tao po ay sinabihan sila, hindi ito mangyayari. Hindi ito possible. Sapagkat ang tao ay hindi pwedeng lumipad. Aha, so kung ang Wright Brothers ay nakinig sa mga naysayers, kung nakinig sila sa mga nag-criticize sa kanilang project, sa kanilang invention, kung nakinig sila sa mga nag-object na paliliparin na nilang unang eroplanong na invent nila, kung nakinig sila sa mga nag-oppose, malamang-lamang, hindi ganito kaganda ang ating aviation industry. Di ba? Siguro tayo ay hindi pa nakakatikim ng mga jumbo jets, 757, di po ba? Kung si Wright Brothers ay nakinig sa mga naysayers. Nung si Moses, let's go to the Bible, no? When Moses led the Israelites across the desert, the people complained. Ang sabi po ng mga tao, we are going to die. We want to go back to Egypt. Ito na naman po ang mga naysayers. No? Kaya ang topic po natin ay don't let fear keep you from God's vision. Si Moses ay tinawag ng Diyos na bumalik na sa Ehipto dahil meron siyang unfinished ministry or unfinished responsibility. At yan ay ang maging kasangkapan siya ng Diyos to deliver God's people, the Israelites. At to make the long story short, nagsimula na silang maglakad sa disyerto. Pero ang mga tao ay nag-complain. At ang sabi sa kanya, mamamatay lahat tayo rito. Kaya bumalik na tayo sa Ehipto. Kung pinakinggan niya, kung natakot siya sa boses ng 2-3 milyong katao na sumisigaw sa kanya na Moses, mamamatay tayo sa disyerto, ibalik mo na kami sa Ehipto. Kung pinakinggan niya ang mga tinig na ito at in-entertain niya ang fear sa kanyang puso, malamang-lamang hindi niya itinuloy ang pag-cross sa disyerto for 40 years at pinagbigyan niya itong mga nagre-reklamo, mga Israelites, dahil sa sigaw nila na we are going to die and we want to go back to Egypt. So, pangalawang example po natin yan, ha? Wright Brothers, yung kanilang flying of their first plane. Moses, nung pangunahan niya, pamunuan niya ang mga Israelites na i-cross ang desert. And nag-complain ang mga tao. Ano pa? When JFK, ilan si JFK? John F. Kennedy said the United States would send a man to the moon. Many people said it could never be done. Ang presidente po sa panahon na
naglanding ang spaceship sa moon at bumaba ang mga astronauts ng mga Americans para ilagay ang unang flag ng US sa buwan ay si John F. Kennedy. Pero sa ambisyon na ito na ang Amerika ay makapagpadala ng tao sa buwan, napakaraming tao po, mga Amerikano at iba't ibang mga bansa at mga iba't ibang mga experts pa na nagsabing it could never be done. The rest is history. Alam niyo po na naglanding ang unang spaceship ng Amerika sa moon at nakapagdala sila ng bandila ng Amerika. Neil Armstrong. Alam niyo po ang istorya, no? So, if these people had let the naysayers, alam niyo na naman yung mga naysayers, a person who criticizes, a person who always objects and opposes something. If these people, sino-sino itong mga people na sinasabi natin, Wright Brothers, Moses, John F. Kennedy, if these people had let the naysayers discourage them, imagine where the world would be today. Ibang iba po ang kwento sa panahong ngayon kung yung mga taong ginamit nating ehemplo sa ating devotion ay in-entertain ang criticism, objection and the opposition and discouragement na sinabi ng mga tao, malamang-lamang. Kakaiba po ang mundo ngayon. Di po ba? Malamang-lamang ay hindi si Moses ang ginamit ng Diyos para i-release ang Israel from Egypt. At dahil kung ibinalik niya ang mga Israelites to Egypt, malamang itutuloy pa rin ni Lord yung kanyang program to deliver them, pero na-miss na ni Moses na siya ang gamitin ng Panginoon. Kung in-entertain ng Wright Brothers ang criticism, objection, and opposition dahil sa kanilang desire na paliparin ang unang plane nila, na sinabing hindi makakalipad ang tao. Hindi makakapagpalipad ng mabigat na bagay sa ere. So, alam niyo ho, kung hindi po nangyari lahat ito, dahil in-entertain ng mga taong inisa-isa natin ang criticism, objection, and opposition, imagine where the world would be today. Ano kaya ang istorya ng mundo ngayon? While some naysayers have evil plans, not all naysayers are bad people. Balansehin naman natin, ano? Bagamat ang mga taong criticize, nag-o-object, nag-o-oppose, ay merong evil plans, pero hindi naman lahat ng mga yon ay masasamang tao. Anong ibig sabihin? Balansehin po natin. Some may truly want what's best for you. Ayan naman, no? Kasi maliit lamang ang pagitan, no? Parang gabuhok lamang po ang boundary nitong aking sinasabi. So, maaring meron silang evil plans, pero hindi lahat ng naysayers ay masasamang tao. Maaring kaya sila nag-criticize, nag-o-object, nag-o-oppose, kasi gusto nila ang best para sa iyo. Some may truly want what is best for you. They may even love you. Diba? Maaring itong sinasabi kong naysayer ay hindi ito ibang tao. Baka itong mga taong ito ay mga taong umiibig sa atin, nagmamahal sa atin. Okay, so, but kahit na gaano tayo kamahal, gaano sila ka-concern, gaano sila ka gustong ma-involve sa ating buhay,
remember this, they are not God. Hindi sila Diyos. So don't treat their opinions like you would God's, like you would God's opinion, God's opinions, no? The Bible says the fear of human opinion disables. Yan yung ating ano ngayon, no? Key passage. The fear of human opinions, opinion disables. Trusting in God protects you from that. So talagang ang key word ay trusting, pagtitiwala. Some of you have been disabled by the opinions of others and you don't even realize it. Diba? Maaring meron ka na sanang gustong gawin dahil ito ay pinagagawa sa iyo ng Diyos at willing ka namang gawin. Kaya lang, hindi mo nagawa dahil ang nag-disable sa atin ay opinion ng ibang tao na maaring hindi natin na-realize na kaya hindi natuloy yung pagganap natin, paggawa natin sa ipinagagawa ng Diyos ay na-entertain natin yung opinion at objection and criticism ng ibang tao. So others have become addicted to the approval of others. Kasi man-pleasers po tayo. Masyado tayong after sa approval ng ibang tao. To the point na nane-neglect na natin na sundin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Ito ba? So, tandaan niyo po yun. Others have become addicted to the approval of others. Ay, huwag po nang gawin ito. Kasi, ano na lang ang sabihin ni ganito? Baka ma-displease po si ganito. Teka muna. Masyado tayong naghahanap ng approval ng tao. Pero, kung narinig mo naman na ito ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos, di po ba? Just make sure. Huwag mong pilitin na sabihin na yung ginagawa mo ang siyang ipinagagawa ng Diyos para mag-sound lang na acceptable kasi yan ang ipinagagawa ng Diyos. Kasi may discernment din naman ang tao. Di po ba? So, kaya po, mga minamahal, ay dapat tayo ay pleaser ng Diyos eh. Diba? Yung approval ng Diyos ang mas mahalaga sa atin. Hindi yung approval ng tao. Kasi kung may gagawin tayo at ang hinahanap natin ay approval ng tao, baka po hindi nga natin ginawa at naging approved tayo sa tao. Pero dahil ito ay pinagagawa sa atin ng Diyos at hindi natin ginawa dahil mas matimbang yung approval ng tao, ang tao thumbs up kasi na-please mo siya pero na-displease mo ang Diyos, so thumbs down. So consider another translation of Proverbs 29:25. And this time po, the same verse, ha? This time ay tignan po natin sa Good News Translation. Proverbs 29:25. Ito po ang sabi. It is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. Pareho, maganda pareho yung The Message Translation at itong Good News Translation. Kasi gumamit tayong dalawang translation pero parehong Proverbs 29:25. Dito po sa Good News, it is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. Purihin ang Panginoon. So sabi niya, delikado po na ang ating pinagtutuunan ng pansin ay kung ano ang iisipin ng iba sa atin. Diba? Delikado daw yun. Pero, datapwat, kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, tayo ay ligtas. Ang ganda po ng pagkakasalaysay ng translation ng Good News, ano? Good News Translation. Other people's opinions
can sidetrack you from God's purpose for your life. Okay? So bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, mga kapatid, ang mga opinyon ng tao ay pwede tayong ma-sidetrack, mawala sa alignment, mawala sa focus, sa mga ipinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Ano na lang kaya ang sasabihin nila? Ano na lang kaya ang baka magtampo siya na hindi ko siya na-please sa kanyang objection sa decision ko? Baka mainis siya sa akin na hindi ako nakinig sa kanyang criticism, sa kanyang suggestion. When you give more weight to the opinions of others than you do to God's opinion, you stay on the sidelines when God wants you in the game. Ibig sabihin, pagka mas nangibabaw, mas naging matimbang ang opinion ng ibang tao kesa ang vision na ipinagagawa ng Diyos sa atin, tayo ay itatabi ng Diyos. At kapag meron ng laro, ay bangko tayo. Ibig sabihin nun, hindi tayo kasama sa mga first players ng Diyos na gagawa sa kanyang ipinagagawa. Ibig sabihin, parang ganito po yon para maintindihan nyo ng husto. Kapag mas matimbang ang opinion ng iba kesa ang vision ng Diyos sa buhay mo, kapag meron ng ipagagawa uli ang Diyos, malamang-lamang hindi na sa iyo ipagagawa kasi tested ka na mas nangingibabaw sa iyo ang sasabihin ng iba kesa yung ipinagagawa ng Diyos sa iyo, kapatid. Kaya iwasan natin po yung ano na lang kaya ang sasabihin nila. Baka may masabi sila kasi ginawa ko ito. Pero alam mo naman na para sa Panginoon yan. Diba? Eh dapat anuman ang sabihin nila, patuloy kitang susundin, Panginoon. Amen? Anuman ang komento, objection, criticism nila, patuloy kitang mamahalin, Panginoon. So, you stay locked up in a prison of self-made fear, pag ganun. Nakabilanggo ka sa mga takot na ikaw lang din naman pala ang gumawa. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Don't let that happen to you. Huwag mo hayaang mangyari sa iyo yan. Let go of your fears and trust God's vision for your life. Lumaya ka na sa mga takot mo na yan. At magtiwala sa mga ipinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kung ako po ay man-pleaser, kung sinunod ko lahat ang sinabi ng tao nung magde-decide akong mag-full-time, dahil ayaw ko silang masaktan, ayaw ko silang ma-displease, at may panawagan sa akin ng Diyos, alam ko yon, pero kung mas pinagbigyan ko yung dahil baka may sabihin sila, baka may magalit sila, eh malamang-lamang, hindi ako ito ngayon. Naintindihan po natin yon. So let go of your fears and trust God's vision for your life because God is your biggest cheerleader. Hallelujah. Your God, my God, our God is our biggest cheerleader. Yan pong mahalaga na siya ang ma-please. Huwag nating hahayaan na siya ang malimit nating ma-displease kasi baka ano na lang kaya ang sasabihin ng ibang tao sa atin. He wants you to succeed. And He is working in your life so you will succeed. Because gusto ng Diyos. Siya ang biggest cheerleader mo. Gusto ng Diyos na magtagumpay ka sa buhay mo, mag-succeed ka sa buhay mo. And He is working in your life so for sure
you will, I will, we will succeed in life. Praise God, hanggat sumusunod tayo, ginagawa, nagpapasakop tayo sa mga ipinagagawa ng Diyos sa atin. Hooray! Si Lord po ang ating biggest cheerleader. Amen? Biggest fan natin. Sa-succeed tayo sa buhay dahil alam natin that God is working in our lives, so we will succeed. Amen. Glory to God in the highest heaven. Hallelujah. So kaya po ngayon, ito po ang ating declaration. Sabay-sabay natin sabihin, Heavenly Father, you are my biggest cheerleader. You want me to succeed. And you are working in my life, so you will. Amen. One more time. Say, Heavenly Father, you are my biggest cheerleader. You want me to succeed. And you are working in my life, so you will. Amen and amen to that. Hallelujah. Glory to God in the highest heaven again. So, mga kaibigan, I hope and pray na bawat isa sa atin ay meron pong natanggap na mensahe, pangungusap sa ating pong pinag-aralan ngayon. Naniniwala po ako, ramdam ko sa aking puso ng bawat isa sa atin ay nakatanggap ng pangungusap ng Diyos gamit itong ating topic ngayon. Let us pray. God in heaven, maraming salamat muli sa araw ng Lunes na ito, sa napakagandang topic na aming pinag-usapan na nagsilbing pagpapala sa amin, at alam po namin na patuloy na i-encourage mo kami na wala na kaming ibang ipi-please kundi kayo ang inyong kalooban, na kahit na po anong sabihin ng mga tao sa paligid naming, objection, criticism, and lahat ng itong mga negatibong bagay, sa amin mas magiging matimbang ang inyong kalooban at mga ipinagagawa sa amin. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin sa araw na ito, sa mga magsisimulang bumalik sa trabaho, at anuman pong mga kabuhayan pa, I declare your blessings to overtake everyone and every family represented today, Lord. Thank you, God. And we just welcome your anointing, your blessings today at every family dito po sa aming devotional. In Jesus' mighty name, amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog. At magbabalik po ako mamayang alauna sa isang napakagandang topic uli. Kita-kita po tayo, at nag-iiwan po ako sa bawat isa ng pag-ibig, kapayapaan at kagalakan ng Diyos ay sumaating lahat. God bless us all and Shalom! When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion
sand.